Hello guys, welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa ating mga videos. And for today's guys, we are going to talk about the fortune plan. So, let's start it on! So, ito yung fortune plan, guys. So, itong halaman na to ang tinatawag na fortune plan. So, napakaganda niya. Meron siyang color yellow sa gitna. So, mostly, ganito yung mga leaves niya. Yan. So, napakaganda. At base sa feng shui, isa itong halaman na to ang fortune plan na nagbibigay ng swerte sa bahay. So, pag meron ka nito, sinasabi ng feng shui na ito daw ay swerte sa atin. And hindi lang yan, ang sabi din sa pag-aaral, ang fortune plant ay nagbibigay din siya ng air purification sa ating bahay. So nililinis niya yung hangin sa loob ng ating bahay and it will give also ng relaxation sa atin. And besides from that, ito din ay nag-alis ng toxins sa loob ng bahay. So, it is best to plant also indoor. So, ito yung halaman na to. Tingnan natin. Yes. Napakaganda niyang halaman na yan. So, it is best to have in home. So, napakaganda mag-alaga na ganito ng ori ng halaman na fortune plant. So, who knows na totoo pala yung sinasabi ng feng shui. So, ang feng shui, siya yung nagsasabi na this plant will give prosperity and it is lucky to have this plant at home. So, this fortune plant. Oh, this one. Take a look closer. Yan. Yan. This one, guys. So, yan ang fortune plant. So, napakagandang halaman. So, if you have this at home, nagbibigay ito siya ng relaxation sa atin. So, one thing I have to share with you about this plant. The leaves of this plant is quite expensive. Why? Because this one is used in some flower shop for decors, for decoration, especially in making bouquets for weddings. So, this plant is quite expensive, the leaves of this one. So, you better plant this at your home. Kasi napakaganda nitong gawing bouquet. Because I'm working also at a flower shop before. So, we sell these leaves. Only the leaves. The leaves of this plant. We use in making some bouquets. And also in making decoration at the church. Church wedding. So, or any events. It is napakaganda nitong gamitin na decor because the leaves of this plant is not easily dying. So, hindi siya madaling mamatay. So, it will last a week. Yung mga dahon niya na ilagay mo sa floral foam, so hindi siya namamatay at nalalanta agad. So, napakaganda oh. Take a look. Napakagandang halaman. And of course, madali lang siyang itanim. Kasi pag pinutol mo ito, magputol ka nito halimbawa dito, this one, madali lang siyang tumubo. Itanim mo lang siya sa lupa, diligan mo lang. So, tutubo na yan. So, napakagandang uri ng halaman na ito. So, that's why napakaganda if you have this at home. Kasi hindi lang siya best for indoor. Also, kumikita ka sa dahon nito. Kasi napakamahal nitong dahon na to eh. So before, we sell the leaves of this one, five pieces of leaves is for 10 pesos. So yan ang ano namin before. But now I know, I think it is quite expensive now. Mas higher pa ngayon yan. Kasi in demand siya sa mga decors. And one thing kasi na nagbibigay ng attraction nito sa decoration is this
yung mga stripe niya nasa gitna, yung may pagka yellow or something green nasa gitna, light green. Yan kasi yung nagbibigay ng magandang accent sa decoration eh. Kaya medyo siya may presyo talaga. So yan, napakaganda oh. Take a look. So this plants, yung fortune plant, is mas mabenta siya pag mas malapad yung mga dahon niya. Kasi ito yung karamihang ginagamit ng mga decorators, yung mga malapad na dahon. So pag ganito kasi, is young pa yung mga dahon niya. So madali lang siyang parang matuyo or something like that. It will dry easily. So pag ganito kasi, yung mga dahon niya is older than the other one, mas tumagal siya. So meron din itong ibang kulay eh. Ito is parang light green lang siya, yung nasa gitna niya. Meron itong mas yellow pa nito, yellow yung gitna nito, yellow yung gitna. So yan, napakagandang halaman na to. So not only na pangpaswerte itong halaman na to, but pwede nating mapapagkitaan itong halaman na to. Kasi it is very much saleable sa mga flower shop. Kasi ginagamit nila itong pang decoration when it has an event or have an event. So ito yung ginagamit na halimbawa, yung may mga event na kasalan, so maganda din siyang i-decorate sa loob ng church. Especially in making bouquets. Napakaganda nito gawing bouquet. Kasi pinufold nila ito, ginaganito ni Talna yung mga dahon nito. Like that. Pinufold ito ng mga ano eh, ng mga flower arranger. Ganito. So, dinidecoration na nila. Ganyan. Kaya pag ganito mga halaman, mas better na magtanim ka ng marami nito sa bahay. Kasi in time comes, mabenta mo din yan. Not only the whole plant, kasi pag whole plant na yung ibinta mo, mahal. But if you sell also the leaves, it's also mahal. So pag dito yung mga dahon yung ibenta mo, siyempre, dahon lang yung kinukuha sa pagdating din ng panahon, meron ding dahon na tutubo, siyempre, kumikita ka rin. So, yan lang yung mga simple tip ko, guys, tungkol sa halamang fortune plant. So, I advise everybody, lalo na sa ating mga viewers, na magtanim tayo ng ganitong halaman. Because this plant is very good in our home, indoor and outdoor, so it is good, and it will purify the air inside our home and remove toxins inside our home also. So that all for today's guys. See you in our next video. Bye bye.